Inabswelto ng Department of Justice o DOJ sa illegal drugs case si Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at ang Chinese national na si Yan Yi Shu. Ito na ang ikalawang beses na binaligtad ng DOJ ang sariling resolusyon sa kaso. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Muling binawi ng Department of Justice ang paghaharap ng mga kasong may kinalaman sa illegal na droga laban kina Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at ang Chinese asset na si Yan Yi Shu. Magugunitang naaresto ang dalawa sa isang clandestine shabu laboratory sa Maynila noong January 2016. Mayo ng nakaraang taon, naglabas ng resolusyon ang DOJ at inaabsuelto sa kaso sina Marcelino dahil sa kakulangan ng ebidensya. Binaligtad naman ito noong Setyembre at pinakasuhan sina Marcelino sa Manila RTC. Pero kahapon, binaligtad ulit ng DOJ ang sariling resolusyon at inabsuelto sina Marcelino at pinababawi na ang isinampang kaso. Paliwanag ng DOJ na patunayan ni Marcelino na wala silang kontrol sa paggawa ng shabu at nagtungo lamang doon upang kumpirmahin ang impormasyong may illegal na droga sa lugar. Ginamit na basehan ng DOJ ang certification na ibinigay ni ISAF Chief Brigadier General Ronald Villanueva na may basbas si Marcelino na magsagawa ng operasyon kontra illegal na droga. May certification din galing sa NBI na nagsasabing katuwang nila si Marcelino sa kampanya kontra droga at nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon ayon sa Public Attorney's Office na set up lamang sina Marcelino. Mahirap magsalita pero makikita mo sa nangyari talagang set up ito. Ito ay tanim droga. Sinabi rin ni Acosta na handa si Marcelino na tumistigo sa kaso ni Senador Laila Dilima kaugnay ng sinasabing bentahan ng droga sa Bilibid. Sabi niya, anytime he can testify. Pero kung ano yung testify niya, hindi ko po alam. Siya po ang nakakaalam. Dahil ibinasura na ang kaso, makakalaya na sa detention sa Camp Aguinaldo si Marcelino, oras na maglabas ng kautusan ang Manila RTC. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.